Do you know what happened to the flag? I don't know about that. I think maybe it's delayed. Okay. Actually, they don't know what time exactly it is. Okay. Thank you so much. So, wala pa rin oras daw yung ating paglipad. Ano na? Link and Lahore Airport, please call Lahore Airport right now! Please! Confirm kaya 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 dito. Ngayon ako nandito. Wow guys, buti na lang meron itong currency exchange. Wow. Oh my god, bes, sa wakas nakapagpalit ako ng pera. Kaya na pa ako ikot ng ikot sa kung saan saan. Andito lang pala, be. Alam mo yun, ang dami ko nang inikot. Tapos andito lang pala sa tabi ko. Nanginitian ako, be. Tapos ano eh, nagganon siya sa akin. Eh di, ganun na lang. Gwapoy. Pero be, ang pinakamasaya sa lahat ha, ito yung pinaka good news eh. Makakakain na ako guys. Finally, makakakain na ako. Hindi na kasi mabango ba yung laman na itong face mask eh. Ang baho na eh. Amoy gutom. Kaya, thank you Lord. ₱55 yan. So magkano po yun sa pesos? Convert! Hi, be. Andito na naman ako, be. Another Kaba moment. It's me, Francis Gandhi. So, open na ba yung gates ng Lahore? So, ayan. Kung napapansin nyo, nag-change naman ako ng outfit kasi nararamdaman ko na yung lamig, be. Malamig dito pag gabi na, in fairness. Tingnan natin ano magiging adventure ko. Kung may problema yung plano na naman sa akin o wala. Be, kung bago kayo sa video na to, make sure mapanood yung ibang video kasi series to, eh, di ba? Series to ng ating journey. 5 minutes later. So, na-others ako ngayon, be. Pagkakuha ko nung boarding pass ko, andun lahat sila. Siguro lahat naman yung mga Pakistani, passport-ish. Tapos yung hindi taga doon, dito sila. Oo, dito ako eh. Meron akong nakita sa YouTube na ano, yung DDS Warriors na page. Meron silang pinost na content tungkol sa akin at saka kay Ate Rosana na hindi raw kayo magkikita. And sabi ng mga tao, it's fake news. Pero be, totoo siya. Naging totoo siya ngayon, be. The problem is, yung flight ko ngayon, ay mayroon na naman ng problema, na-canceled siya. So, na-move siya ng another 2 hours, 3 hours, ganyan. Kasi, masama daw ang panahon ngayon sa Lahore. So, tinantsa ko kasi, be. Kung darating ako sa Lahore ng alas 2 ng madaling araw, alas 2, o sabi natin 3 ako makakarating sa ano ko, accommodation, 3. Tapos kailangan alas 10, andun na ako sa Islamabad, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 to 6 hours ang biyahe. So, lalapag ko lang ba yung gamit ko, be, agad. Ako mamatay naman ako nung be. Yung sabihan ko muna si ate na te, iusod muna natin yung ating pagkikita kasi may problema ako sa flight ko. It's a very, very, very long flight, be. Imaginein mo. Lampas 24 hours na ako bumabiyahe, be. As in, nahagard na ako, napagod na ako. Alam mo, parang kailangan ko na uminom ng gamot kasi feel ko magkakasakit na ako dahil wala akong pahinga, yung ganung levels. Ay, nakaka-stress talaga. Tapos, si travel agency, si Muazzam, di ba naalala nyo yun? Not-responding pa siya today maghapon. So, na-stress naman ako. Ano ba itong mga sundo ko? Buti na lang si Mr. Wright. Hindi naman siya ano, andyan naman siya, in fairness. Siya lang yung consistent ko nakakausap. Pero, alam mo yun, kasi in-adjust yung schedule ko para kay Muazzam. Tapos ngayon, hopefully magpakita siya kasi wala.
wala, be, as in, wala siyang message or reply. Siyempre, although sa, siyempre, I cannot really rely on them dahil hindi ko talaga sila kakilala ng, ano, lubusan. Ang hirap i-defend ng sarili ko. Hindi ko sila kaya lubusan. Pero alam mo yun, maayos kami nag-uusap eh, na parang sige, in-adjust namin lahat ng mga plano. Tapos ganito tayo ngayon, be. Ano na? So parang yung major plan talaga, yung itinerary, parang naku, labo-labo na siya. Labo-labo na kasi ang mahalaga na lang ngayon, magawa na lang yung kaya. Yun na lang. Alam mo, be, pag nagkakaroon talaga ako ng deja vu, may mga masamang nangyayari talaga eh. May na-deja vu ako kanina eh. O, habang ako po ako, nakatingin ako sa kalang, sa ano, kisame, tapos ko, oh my God, napanaginipan ko na to. Ayun nga, bad nga ang nangyari. Cancel ng ating flights. What? So, una na move lang. Isang oras. Naging dalawang oras. Naging tatlong oras. Tapos, last level, tomorrow na. Wala na si Water. Quitter na si, sabi niya, quitter na dahil sa bad weather. Bad weather. Dahil sa bad weather, nakaka-lurks. Pero sabi naman nila, meron naman daw akong ano, food voucher. Tsaka meron sleeping quarters sa taas. Ang nakastress lang kasi, be, alam mo yun, naubos agad, be, ang bakasyon ko, be, sa ano, sa biyahe pa lang. Parang as of now, be, ha. Siguro, nakaka 36 hours na ako, or plus, mula nung umalis ako sa bahay namin. Ganong levels. Nakaka-lurky. So, sama-sama po muna kami naglalakad ngayon dito, ano. Lahat po kami mga na, ano, eh, na biktima ng mga umasa. Mga na biktima ng flight ko, no. So, bad weather, be. Ano magagawa natin? Pagod na ako, be. Kain ako talaga, tapos matutulog. So, ayun yung pagkain natin, guys. Ang cover lang daw na voucher ay 45 reals. So mga pang Burger King lang pala. Oo. Kasi ito 55 din to eh. Abonado pa pala. Mabuti na lang. Meron akong reals. Papalit ako kanina. So be, kain tayo be. Yay. Thank you Lord. Hindi ko alam kung pwede ito mag-sign up the course. Baka mo. Diba? Pwede mo mag-sign up the course kanina. Baka mo pagalitan ako dito. Pero nasa masarap yung manok, ha? So, ay, bit, tapos ako may panabi. Ang epekto naman, be, ngayon ng busog, be. Lahat, be, tinatagalog ko na, dahil Pilipino, di ba? Sabi ko, bumili akong tubig. Sabi ko, pwedeng kunin ko yung nandun para malamig. Sabi, ha? Tapos sabi niya, I'm Nepalese na ito. Okay. I'll just get there, ano, for cold, ganyan. Okay. Parang nakaakit yung pauwi ng Maynila na lang. Hi there! It's me, Francis Candy, and welcome once again sa ating vlog. It's another day na naman sa airport ng aking very, very, very long journey to Pakistan. Wow! Diyos ko po. Sana be, ano, dire-diretso yung flight ko talaga. Totoo na talaga to. Kasi ang problem daw kagabi ay sobrang mafag. Eh, syempre, sa mga alam ang tungkol sa aviation dyan, or daming gwapong dumadaan. Mga flight kasi ngayon napapuntang Brazil at saka ng Greece. Pag masyadong mafag, nahihirapan yung ano, mga pilot sa pagbaba. Nahihirapan sila mag-land kasi mauga-uga yung mafag. Dug-dug-dug-dug. As if alam ko yun. So, ngayon ba, intayin natin. Waiting ako kung magiging good story ba to or pagsisiyang ko talaga. Ilang araw na yung nasayang be sa ano, biyahe. Parang 3 days yung biyahe ko, be. Parang ganun kahaba, ah. Nakakaloka. Wow! Ang ganda na.
Saan kaya gawa yung ganyan nila? No? Pag sa atin yan, no? Gawa sa styro na merong glitters. Pasko, bakit? Christmas bolts. Ang daming tao doon, be, oh. Ang dami akong kasama sa flight. Grabe. Nako. Nakakatakot. Ang iso doon, ba't parang nagchichismisan sila? Ano kayo meron? Nako, be, parang may problema ata. Alamin natin dito. Magtanong tayo. Ang hirap. Lumapit, be. Daming tao. Do you know what happened to the flight? I don't know about that. I think maybe it's delayed. Okay. Actually, they don't know what time it is. Okay. Thank you so much. So, wala pa rin oras daw ba yung ating paglipat? Ano na? Kasi ka link ang Law Airport, but please call Law Airport right now! Please! Confirm ka na kya chal raha wahan pe! Sabi, naging emotional na sabi. Oh my God. Oh my God. So nagkakagulo na dito sila, be. Isi atin buhok natin. Stress na din, be. Nagkakagulo na dito, be. Kasi nga, wala pa kaming lipad. Hindi pa kami nakakalipad. Pero nangyari kasi parang nagkakagulo na yung mga tao kasi gusto na nila lumipad. Pero yung iba, syempre, parang considerate pa rin naman sila na parang tao din yan. Ano, gusto mo mamatay din sila? Paglatayot na matay, problema, bla bla bla. Yun nga lang, be, talaga. Naubos talaga yung panahon natin sa biyahe. Nakaloka lang kasi, ayun, magkumpul-kumpul lang ang mga tao tapos hindi na ano, tulad ko. Pero ako, naka-social distancing naman ako. As of now, hindi ko pa alam kung kailan kami lilipad. Kung lilipad pa ba kami. Pwede bang ibang ticket na lang? Tanyo lang po kami sa ibang lugar.